Hi everyone, good evening. Hello, hello. Ayan. Okay ba yung audio natin? Naririnig? Pa-heart naman sa mga viewers natin ngayon. Lalong-lalo na sa mga bona fide Latvians all over the world. Thank you so much. At sa mga coordinators and members ng Lihay-Lihay Economic Development Foundations Incorporated. Of course, shout out kay Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay, ang ating 2022 president. Alright. So, ayan na nga. Parang wala pa akong viewers. Kilala nyo ba yung ano, yung love trip to, no guys? Very unreasonable. Ano, parang tanga lang yung sagot nila. Ano, parang yung hello, yung sa hearing, parang ginawa nila mga bobo yung mga tao doon, di ba? Doon sa napaka unreasonable na sagot nila, bakit absent si BBM doon sa hearing, di ba? Hindi na nga physical na hinahanap doon sa Zoom na iyon. Diba? Tapos, yung sagot nila is, baka makahawa si BBM ng virus. Anong klase bang virus meron si BBM? Tumatagos ba ito? Katulad ba ito nung mga ninakaw nila na kayamanan ng mga Pilipino, okay? Natagos hanggang sa ibang bansa, na pinagdadala hanggang sa ibang bansa. Sana naman, BBM, matagos din sa iyo, sa inyo, yung compromise agreement ninyo sa ating gobyerno noong 1993 at pinagtibay noong 1994 na kailangan pa ninyo na ibalik yung mga natitira pa na mga nakaw na yaman na hindi pa ninyo ibinabalik sa ating gobyerno. Baka naman na virus din kayo. Diba? Katulad ng sagot ninyo na na kaya absent kasi natatakot kayo na makahawa ng virus itong si BBM. Wow, grabe. OMG, grabe. Anong klaseng virus? Kasing tindi ba yan ng mga ninakaw ng mga Marcos, ng mga kayamanan ng ating bansa, na hanggang ngayon ay dinadanas pa yung kahirapan or yung mga consequences, yung effect ng pagnanakaw ng mga Marcoses and yung ayan, yung mga masasamang ginawa nila sa mga Pilipino. Ganoon ba katindi yung virus na tagos din sa cellphone o kaya sa mga gadgets? Ganoon ba katindi ang virus ng mga Marcoses? Ayan, sana naman tumagos din sa inyo, BBM, sa pamilyang Marcos, yung mga sinumpaan ninyo sa ating gobyerno, okay? Isa na doon yung kailangan ninyo ibalik yung mga hindi pa ninyo ibinabalik ng mga nakaw na yaman. So, ayan, so matutal, kung dyan pa nga lang sa petition ni Sir Te, ano, yung kanina, hindi mo na masagot-sagot how much more yung petition ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay na already submitted sa COMELEC and Bank. Okay? Alright. So, ayan, nasa COMELEC and Bank na iyon na filed na noong December 22, 2021 iyong petition na iyon. So, naipost na iyon sa publiko, sa social media. Alright? So, napakabigat. Okay, napakabigat ng mga kailangan mong sagutin doon. Kasi ang lahat ng iyon ay mayroong mga legal na basihan. Plus, given the fact na si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay, okay, hindi alam, hindi kilala ng 150 million Filipinos, pero siya yung natatanging tao na lumaban sa mga oligarkiya na kasabwat ng dating Pangulong Marcos, na kung saan pinangdadala nila ang mga yaman ng mga Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo, sa 177 banks in 72 countries. So si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay, among those petitioners, ang merong sapat, solidong kaalaman, solidong mga ebidensya
As he mentioned, as Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay mentioned already, na meron siyang 500 documentary pages na submitted sa COMELEC, na kahit isa ay wala kayong, kumbaga kahit single evidence na kaya itong talunin yung 500 documentary evidences ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay against BBM, declaring BBM as Nuisance Candidate. Alright? So, wala kayo. Okay? May 500 ka pang abogado, pero ni isa sa mga abogado mo ay walang nakasagot noon. Okay? Iyon nga, iyon yung ginank ng Second Division ng COMELEC. Pero itinaas na iyon, okay? Itinaas na iyon ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay sa COMELEC en banc, na siya talagang magde-decision niyan. Plus, kung hindi pa satisfied, okay? Hindi masatisfied ang taong bayan sa desisyon ng COMELEC en banc, itataas yan sa Supreme Court. Given the fact, sa realidad lang tayo ha, na merong Supreme Court decision in regard sa tax evasion, convicted si BBM. Okay, decision iyan sa Supreme Court. GR number 1208808, iyan ang tax conviction ni BBM noong 1997. Alright? Plus, ano pa, yung Marcos Ill-Gotten Wealth, Global Ill-Gotten Wealth. Okay? So, GR number 12154. Correct me if I'm wrong doon sa number. So, ayan. Pag umakyat yan sa Supreme Court, masalong todas si BBM. Hindi lang siguro, okay, madidisqualified si BBM. Maaring makulong pa si BBM. Okay? Kasi marami nga silang mga binalga o binag-violate na lahi. Okay? Na batas na dapat maintindihan nating mga Pilipino. Huwag nating pairalin yung pagiging loyalista. Loyalista nga, pero kung iniidolo mo is may mga batas na binaviolate, iidolohin mo pa ba iyan? Kung apektado na tayong lahat, kung sila yung iniidolo mo, ang rason ng talamak na kahirapan natin ngayon, ng krimen, laganap na krimen, it's because of poverty na dulot ng kasamaang ginawa ng panahon ng dating Pangulong Marcos. Okay? Plus yung ito si BBM, gusto ninyong iluklok sa pinakamataas na posisyon, isa siyang tax evader, convicted. Okay? So, iyang mga justices sa Supreme Court, hindi iyan nag-aral ng ilang taon na yung desisyon na nila iyon ay walang sapat na basihan. Kailangan igalang natin iyan, di ba? Kasi pinakamataas na hukom na yan eh. Supreme Court decision iyan. Okay? So, ayan. Plus, marami pa doon. Doon sa dokumento ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay na isinier niya na sa publiko para mamulat tayo sa katotohanan. Huwag nating papairali na Marcos. Kasi siguro na sa isip ninyo, Marcos, dahil may Marcos wealth. Walang Marcos wealth. Dahil iyon ay nakaw na yaman. Ikaw, ako, tayong lahat ninakawan ng mga Marcoses. Illegal ang pagdala nila ng mga kayamanan nating mga Pilipino na kaloob ng Panginoon. Hindi iyon pag-aari ni Marcos. Walang Marcos wealth na ipamumudbod sa inyo. Kahit yan si BBM makarating maging pangulo pa iyan. And given the situation, tama si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay na ang tanging hangad ni BBM, kumbaga hindi bona fide, hindi genuine yung pagtakbo niya sa pagkapangulo. Why? Dahil unang-una ang nais ng mga Marcoses is linisin ang kanilang pangalan. Linisin sa mga Pilipino na walang ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Yan yung numero uno. Why? Bakit ko nasabi iyon? Kasi living witness ako. Isa ako sa mga living witnesses doon sa proseso ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay sa ating gobyerno in regards to his tax informers reward in connection to the global ill-gotten wealth of Marcoses.
And doon, nasaksihan ko, nasaksihan namin, ikaw, Led Fiance ka, miyembro ka ng Led Fi, na nakasubaybay. Ako from 2016. Okay? Nasubaybayan ko ang prosesong legal ni Sir Danilo Ansero Ligay-Liray sa ating gobyerno. At nasaksihan ko kung gaano ang mga Marcos Loyalist inadlangan itong legal na proseso ni Sir Danilo Ansero Ligay-Liray. So that's why masasabi ko na talaga ang number one dyan na hangarin ni BBM ay linisin sa, ang kanilang pangalan na mali naman. Okay? Kumbaga, tanggalin nila, okay, yung desisyon na iyon na may mga ill-gotten wealth. Sinong lugi? Tayong mga Pilipino. Sinong kawawa? Tayong mga Pilipino. Sinong pinagloloko? Tayong mga Pilipino. Kailangan imulat natin ang mga mata natin. Okay? Yung kaisipan, yung puso natin, hindi yung idulihin natin yung tao na iyon dahil ano, pinangakuan kayo. Walang ibibigay yan sa inyo. Unang-una, may desisyon na. Okay? Na-desisyon na na iyan. Alam ng ating gobyerno at ng ating mga korte mula sa pinakababa hanggang sa pinakamataas na merong global ill-gotten wealth ang mga Marcoses. At ang tanging tao sa buong mundo, na legal na mamamahagi, na legal na kaloob ng Panginoon, legal na legal sa batas ng Panginoon at sa batas ng Diyos, walang iba kundi si Sir Danilo Ansero Ligay-Ligay, na dumaan sa legal, iyon yung genuine, iyon yung totoo, hindi yung sa illegal, okay? Lahat ng pagkilos sa base sa aking nakikita ha, bilang isang Pilipino, bilang isang makabagong Pilipino, na nasa makabagong henerasyon. Okay? Namulat ako sa katotohanan nang makilala ko si Sir Danilo Ansero Ligay-Ligay, nang malaman ko yung katotohanan in regards to this global ill-gotten wealth ng mga Marcoses and how it affects us. Diba? Kaya maraming mga overseas of Filipino workers, maraming nagkanda hirap-hirap ng mga Pilipino dahil dyan sa kamalian na iyan ng mga Marcoses. Sa illegal, sa krimen na ginawa na iyan ng mga Marcoses. And then, here we go. BBM. Okay? Mukhang parang nawala yung ano. Nasira ata ito. Ayan. Okay. And then, I'm sorry. Ayan. And then, ito, si BBM. Okay? Tumatakbo siya ngayon sa ano. Pinakamataas na posisyon. Maraming nagpetisyon, right? So that means ayaw ng mga tao sa kanya. Hindi iyan propaganda, okay? Hindi iyan dahil dilawan or whatsoever. Wala yun eh. Aminin nyo na kasi na ayaw talaga ng karamihan na makabalik pa iyan sa pinakamataas na posisyon. Okay? So, ayan. Ito pang mga ginagawa nila. Diba? Ito na lang, simple na lang ito. Simpleng pagbumulat sa atin. Itong nangyari ngayon, rasunan ba naman ang sambay ng Pilipino? Okay? Hindi lang yun yung petitioners na nandoon or hindi lang yung nasa hearing sa COMELEC na iyon yung mga tao doon. Kundi tayong mga Pilipino, ang pinagluloko nila. Diba? Panluloko yun sa atin. Just imagine, rarasunan tayo na hindi pwedeng mag-attend si BBM ng hearing sa Zoom meeting, ha? Dahil baka maka-apekto o makapag-spread, natatakot sila na makapag-spread ng virus. Hello? Okay? Talo ka pa. Okay? Sino yung abogado na yun? Ha? Talo pa kayo. Yung company Marcos, talo pa kayo ng mga elementary mag-isip, ng mga elementary na mag-reason out. Okay? So, how come irerepresent ni BBM ang bansang Pilipinas sa iba't ibang bansa. And then, yung reason niya is ganyan. Paano niyo hiyaharap ang tao ganyan? Plus, given the fact na marami silang mga, yung track record nila. Plunderer, tax evaders, diba? So, ayan. Kailangan mamula tayo sa katotohanan. Wag na kayo makipag-contradict doon sa batas. Paano tayo magkakaroon ng isang masaganang Pilipinas? Okay? Kung tayo mismo, para tayong mga bulag, alam na natin ang mali, pero ginagawa pa natin na tama. Hello?
Ayan, sa Comelec, please. Huwag naman natin gawing katawa-tawa yung mga Pilipino, yung bansa natin. Na dyan pa nga lang sa simpleng hiring na iyan, di ba? Ginagawa na tayong parang tanga. Hello? So, paano pa kaya yung petisyon ni Sir Danilo Cancero Dihay-Dihay na ngayon ay nasa Comelec and Bank na? Ano ang i-reason doon ni BBM o ng kampo ni BBM? Sabi nila noon may 500 na mga abogado, pero ni isa sa kanila walang nakapag-controvert noong 500 documentary pages ni Sir Danilo Cancero Dihay-Dihay na inilahad sa Comelec. Plus, kung aakyat yan sa Supreme Court, naku, talong-talo si BBM. Why? Dahil si Sir Danilo Cancero Dihay-Dihay ang tax informer. Okay, in regards dito sa global ill-gotten wealth ng mga Marcoses, siya ang recognized ng ating gobyerno. Okay, ng ating Korte Suprema, ng ating Korte mula sa pinakamababa, mababa hanggang sa pinakamataas, ang Supreme Court. Okay? So, may Supreme Court decision sa legalidad ng reward ni Sir Danilo Cancero Dihay-Dihay. Okay? GR number 192223. So, papaano iyan? Papaano iyan sasagutin ni BBM? Yung mga totoong aligasyon sa kanya laban kay BBM. Okay? So, yung iba dyan, ang masaklap kasi dyan eh, di ba? Kasi si BBM, 1993, matanda na yan eh. 1994, nung pinagtiba yung compromise agreement nila sa gobyerno, wherein in-admit nila sa gobyerno, okay, na may nakaw na yaman. At ibabalik pa nila yung mga hindi pa nila na ibabalik. Okay? Matanda na si BBM. Baka, may amnesia. Diba? Kasi alam niya na hindi na siya pwede pang tumakbo sa pinakamataas na posisyon. So, hindi yun genuine. Hindi bona fide yung intention niya to run sa pinakamataas na posisyon. Ano yung pinakamataas na posisyon? Presidency. At iyan yung nilagdaan niya sa ating gobyerno noong 1993 at pinagtibay pa noong 1994 that they can no longer enter in Malacañang. Yun yung pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Okay? So, kung iyan yung mga batas na iyan, hindi nila sinusunod. Ito na nga lang, simpleng-simple na nga lang ito, yung hearing, yung appearance niya. So, how come na gustong-gusto niyong iluklok iyan? Ay, nung ilan lang pala, kasi kami ayaw namin. Okay? Kasi, mas maganda kasi kung mayroon tayong batas na sinusunod. Okay? Mas pinapahalagahan natin yung batas. Why? Kasi yung batas, iyon yung magkukorek sa mga mali. Ha? Kung yung mga mali ay naitama, okay? Magkakaroon tayo ng masaganang buhay. Magiging maunlad. Totoo ang kaunlaran ng ating bayan. Okay? Na iyon yung nais ni Sir Danilo Cancero Dihay-Dihay. Okay? Kahit hindi pa siya tumakbo bilang Pangulo, iyon na talaga ang vision and mission niya. Iyon na ang compromise agreement niya sa ating gobyerno from 1986. Okay? Na gusto niyang tulungan ang ating bansa. Right? Na hindi lamang mem ngayon lumawak, okay? Mas nag-expand ang nais niya. Why? Kasi hindi lang members ng LEDVI ang gusto niyang maiangat ang kalidad ng pamumuhay. Gusto niya lahat ng mga Pilipino. Okay? Maitama ang maling sistema sa ating gobyerno. Malaman ng publiko ng 150 million Filipinos ang katotohanan na mayroong pondo na nakalaan para sa kanila through this great man, Sir Danilo Cancero Dihay-Dihay. Tubong masbate. Right? Tubong masbate, hindi politiko, hindi magnanakaw, hindi korap, hindi manluloko. Kundi isang simpleng tao na may dalisay na puso na ipinaglaban ang karapatan ng sambayanang Pilipino kahit na pader ang pinanggap niya. Okay? So we are very thankful. First and foremost kay God. Kasi even though alam natin na yung mga humarang sa kanya ay talaga naman na mga walang puso. Okay? Mga Marcos loyalists.
So, yan yung katotohanan. Bakit tumagal yung proseso ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay? Dahil sa mga Marcos Loyalist. Sino? Alam nyo kung sino-sino kayo. May mga espiya pa nga dyan. Pero hindi nagpatinag si Sir Dan doon. Kasi, bakit? Ordained siya ni Lord. Protected siya ni God. At kahit kailan, ang isang tao na protected ni Lord ay hindi matitinag. Siya yung may hawak ng katotohanan. At siya ang magwawagi. Sa katunayan, noong July 1, 2021, granted ang kanyang ang writ of execution ng kanyang reward sa Regional Trial Court, Branch 97 ng Quezon City. So, isang malaking tagumpay yan. Actually, matagal lang nagtagumpay si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay nung natulungan niya ang ating bansa, tayong mga Pilipino, na ibalik yung mga nakaw na yaman na iyon. Okay? So, ayan. Mag-wonder kayo bakit hindi, sasabihin, sinasabi ng iba na hindi magnanakaw ang mga Marcos kasi hindi nakulong. Okay? So, hindi nakulong ang dating Pangulong Marcos kasi patay na siya. Okay? So, ayan. Diba? Nasaan na ba ako? So, ayan. Ang sarap lang maging parte nitong fight ng battle ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. Kasi ramdam na ramdam mo yung saya sa puso na malaki yung naitulong ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay sa sambayan ng Pilipino na hindi alam ng mga Pilipino. Pero ito nga yung mga Marcos loyalist Maharlika, 'di ba? Grabing paninira niya kay Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. Pero hindi naman nagtagumpay, okay? 'Di ba? So ang dami nila may mga falsificated documents pa sila ipinalabas. Pero they never succeed. Si Gadon na suspend na, right? Okay, may pinataw sa kanyang Supreme Court. At tama lang 'yun sa kanya kasi napakaano ng bibig niya, 'di ba? 'Di ba? So isa pa ha. Abogado siyang naturingan pero yung mga dokumentong legal is hindi niya nai-interpret ng tama yung naaayon mismo doon sa kung ano yung nakasaa doon sa dokumento na galing sa korte, 'di ba? Nagpapalaganap siya ng mga mali na impormasyon patungkol sa tax informers reward ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. At sinabi pa niyang suntok sa buwan. Paano 'yan? Dapat hindi nga lang talaga suspended 'yan, disbar pa o kaya ikulong iyan. Kasi bakit? Isa siya doon sa mga anay na gustong harangan yung kaunlaran nating mga Pilipino. Na sa katotohanan, ha, may legal na compromise agreement si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay sa ating gobyerno. Na ang two-third ng reward niya, basta parang one-fourth lang ng partial reward niya na 53.2 trillion sa Supreme Court ang punta sa kanya. The rest of that is donated niya sa sambayan ng Pilipino. So, hadlang si Gadon doon. Diba? Kasi minamind condition niya yung mga tao, itong si Gadon. Okay? Yung ilan pang mga LEDFI members, diba? Natangay niya. Lugi, yung mga yon. Hindi naman kami nagkulang sa inyo sa kakapaliwanag, diba? Even pilit ng mga aliporis ni Gadon. Okay, aliporis ni Gadon na minamali yung desisyon ng korte. Okay, kilala namin kayo kung sino mong aliporis. Okay, magpananakot ba kayong nalalaman? Sir, hindi kami natatakot. Okay, ang kinakatakutan lang namin si Lord at ang batas. Okay, so ayan. Ayan, pinipilit talaga nila, no, na yung galing mismo sa korte, for example, sa Regional Trial Court, yung granted, di ba? Nako, nakikipag-anuhan sila na ito daw yung, Diyos ko, talo pa sila ng elementary. Yung elementary, kayang maintindihan iyon pag ipinaintindi mo. Okay? So, kilala namin kayo. Right? So, ayan, kailanman ang mga masasamang tao, never yan magwawagi. See, karma, digital ang karma. So, ayan, digital, di ba? Crystal clear yung karma kay Gadon.
Gadon. Kasi ayaw nilang sinasabi ko yung gadon. Paano ko ba yung sasabihin? So, ayan, nakakatuwa lang. Kasi, diba, mga panahon na iyon, ako, kala mo kung sino, suntok sa buwan daw. Ngayon, ikaw yung nasuntok ng Supreme Court. Bagay yun sa'yo. So, ayan, diba? Ayan, kasi minamind condition nga nila yung mga tao. Gusto nilang papaniwalain itong mga tao, na, mga Pilipino, na mayroong Marcos wealth. Bakit? God. So, ayan, I'm so sorry kung may interruption. Ayan. So, ito yung kay BBM, plus yung kay BBM ngayon, di ba? Ano yan? Nako, virus. May virus talaga naman. Ayan, ang dami ako nakikita doon sa comment section, okay? Sa different media site, okay? Na ayan, ang sabi doon, 'di ba? Na ang dapat ibalik ay yung mga ninakaw na yaman, hindi yung magnanakaw, which is a very true, 'di ba? Realistic iyon. Hindi yung sagot ng kampo ni BBM na kaya hindi nag-attend sa Zoom meeting si BBM dahil na naman. Dahil natatakot sila maka-spread yung virus. Diyos ko, grabe. Digital talaga. O, digital. Diyan, mag-isip na kayo, di ba? Mag-isip-isip na kayo. So, ayan, dapat talaga nuisance. Ayan, i-declare ng nuisance. Okay, tama na BBM. Aminin mo na sa sarili mo na may mga kamalian kayong nagawa sa sambayan ng Pilipino. It's just a matter of acceptance. Okay? I-accept nyo sa sarili nyo na nagkasala kayo. Humingi kayo ng kapatawaran sa Panginoon dahil kasalanan, malaking kasalanan ang ginawa ninyo. Okay? So, iyon ang dapat gawin nila BBM ng mga Marcoses. Kasi yung buhay natin dito sa mundo is maiksi lamang. Nandoon yung paghuhusga. Doon dapat yung paghandaan nila BBM. Alam mo yan, BBM. Okay? Doon sa mga sa kampo ni BBM, alam nyo yan sa sarili nyo. Hindi nyo kami pwedeng paglulukohin. Hello? Never. Okay? So, tanggapin nyo na lang sa sarili ninyo. Diba? Para makawala kayo doon sa guilt. Sa guilt na nararamdaman ninyo. Hindi mo kailangan BBM o ng sinuman sa mga Marcoses na umakyat pa sa Malacanang para linisin ang inyong pangalan. Kasi katulad niyan, kay natatakot kayo mag-spread yung virus. Yung virus ninyo, mula noon hanggang ngayon, virus na talaga yan. Alam iyan ng mga Pilipino, hindi lahat ng mga Pilipino is kaya niyong i-mind condition. Okay, matitinoong mga Pilipino, huwag niyo kayong paglulokohin. Okay? Mas gugustuhin namin na sumusunod sa batas. Even kami mga makabagong henerasyon, even yung mga kabataan, huwag niyo pong paglulokohin. Ang ginawa ninyo is kasalanan sa Diyos, kasalanan sa tao. Maling-mali. Mali sa mata ng Diyos, mali sa mata ng tao. Okay? So, ayan. May mga global ill-gotten wealth na nga kayo. Dinagdagan pa ni BBM ng tax evasion. Okay? So, ayan. Doon naman sa mga taong, Diyos ko, akala mo ang gagaling. Ako na, hindi naman ako magaling. Hindi naman talaga ako magaling. Kaso, kumbaga, namulat lang ako sa katotohanan. And, nag-i-stick ako sa katotohanan at sa tama. Okay? Sa katotohanan at sa tama. Okay? And thankful ako kay Sir Danilo Ansero Lihailiay. Kasi kahit yung mga galing korte o sa na mga documents is nagtsatsaga siya na ipaliwanag iyon. Okay? So, tayo mga Pilipino, katulad ng sinabi ko, it's just a matter of acceptance. Tanggapin nyo na nagkasala si BBM. Ang mga Marcoses, tanggapin ninyo na mali ang ginawa nila. Tanggapin ninyo na napakalaki ang epekto ng kanilang kamalian. Bakit tayo naghihirap? Bakit ang daming krimen? Bakit ang daming mga overseas sa Filipino workers? When in fact, mayaman ang bansang Pilipinas. Bakit pilit nilang tinatago sa mga tao na mayroong isang ginintuan ng puso sa katauhan ni Sir Danilo Ansero Lihailiay na mamamahagi sa sambayan ng Pilipino na iaangat ang kaligdad ng pamumuhay ng mga Pilipino? Bakit
pilit na sinisiraan ng mga Marcos loyalist si Sir Danilo Anselmo Villarreal. Dahil ano, hindi malinis ang hangarin ng mga Marcos sa mga Pilipino. That's it. Pinagluloko kayo nila. Ako, hindi na ako bilong doon kasi namulat na ako. Yung mga hindi pa namumulat dyan, BBM okay lang magnakaw. Hello? Tapos pag wala kayong makain, OMG. Ewan ko sa inyo. Ewan. Sa, ayan. Basta, thankful ako kay Lord kasi at least isa ako doon sa mga naliwanagan. Okay? At hindi sumasang-ayon doon sa maling aktibidad, maling gawain. Okay? Dahil lang sa personal gain. Okay? Mas mahalagahan natin yung patutunguhan natin. Okay? Kasi yung global ill-gotten wealth na iyon, yung divine wealth na ninakaw ng mga Marcos sa atin, mayroong divine dimension yan. At naniniwala ako yan, nasaksihan ko yan sa katauhan ni Sir Danilo Anselmo Villarreal sa proseso niya dito sa tax informer's reward niya na kung saan ito naman ang legal na ipamamahagi ni Sir Danilo Anselmo Villarreal sa mga Pilipino. So ngayon darating na 2022, May 9 election. Ang nais ko talaga, ang nais natin na mamuno sa ating bayan, isang katulad ni Sir Danilo Anselmo Villarreal. Okay? Na hindi niya na kailangan mag-corrupt dahil meron siyang pera, pondong legal na naka-trust fund sa Bureau of the Treasury. Okay? So ayan, maraming salamat. I do hope so, maliwanagan tayo lahat. Ang 150 million Filipinos. At huwag na kayo makipagbakbakan, okay? Kasi pinagloloko nyo lang ang sarili ninyo. Mahiya na lang kayo sa sarili ninyo o kaya sa anak ninyo, okay? Na ano, ayan. Alam nyo nang mali, sige lang kayo. Right? Basta ako, maraming salamat kay Lord. Okay? Kasi andyan si Sir Danilo Anselmo Villarreal. Okay, so ayan lamang. Huh? So, ayan. Nakakaano lang, diba? Parang weird nung sagot ni BBM. Ayan. Shout out sa mga ano dyan, Alipores. Kilala ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Peace be with us. Right? Pero ayan. Nakakatuwa. Kasi, ayan. Nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam na mapasama dito sa fight. Sa battle, legal battle ni Sir Danilo Anselmo Villarreal. Na kung saan ang genuine yung hangarin niya sa mga Pilipino, genuine ang hangarin niya para sa ating bansa. Hindi yung other side, diba? Sino yung nasa opposite? Yung mga Marcoses na hindi genuine ang kanilang hangarin. Okay? Kasi, ayan, garabing kasakiman yan, no? Kasi kahit dito sa legal na proseso ng reward ni Sir Danilo Anselmo Villarreal, ayan, sila yung mga utak ng pag-delay, pagharang. Why? Kasi gusto nilang, kasi, ganito lang naman yun, diba? Kasi pag, ayan, napatunayan ni Sir Danilo Anselmo Villarreal, nakuha niya yung kanyang reward sa publiko. So, meaning to say, huwag mo na kailangan makipag-debate dyan, diba? May global ill-gotten wealth. Hindi lang basta-basta sa papel, diba? Parang, ganon lang naman yun, diba? Kaya, gustong-gusto nilang sirain si Sir Danilo Anselmo Villarreal dahil, iyon, gusto nila na sila yung kumuha niyon. Plus, gusto nilang maging malinis sa publiko. Pero hindi yan mangyayari kasi hindi maganda yung hangarin ninyo sa mga tao. Okay? O sa bansang Pilipinas, nakikita kayo ng Panginoon. Okay? So, kailanman hindi kayo mananaig. Ano pa man ang gawin ninyo, sino pa man ang maging instrumento ninyo dyan sa mga illegal na aktibidad ninyo, hindi kayo kailanman magwawagi. So, right, kailangan si BBM i-declare na nuisance. Right? Nuisance talaga dyan. Crystal clear, di ba? Dyan pa lang sa Zoom meeting na iyan, crystal clear na. Okay? How much more kung si Sir Danilo Anselmo Villarreal na yung kanyang haharapin. Baka nagtago yan sa